Paano kung pare ang mismong sisira sa pinaghihintay mong araw ng iyong kasal? Hindi tears of joy ang tumulo mula sa bagong kasal sa Amlan Negros Oriental. Sa kanilang wedding picture, kitang nagpapahid ng luha ang groom habang tila pinagtakluban ng langit at lupa naman ang mukha ng bride. Malungkot din ang mukha ng kanilang mga magulang. Ang kasal na ito ay ginanap sa St. Andrew the Apostle Parish sa Amlan Negros Oriental noong June 8, 2024. At kaagad itong nag-viral. Kumalat sa social media ang video clips ng kasal na may caption, "Pare isa kasal na galit." Sa video, sinimula na ng pare ang misa habang nagmamadali sa pagpasok ang wedding entourage. Kita ring hirap maglakad ang bride na halatang naapakan na ang kanyang wedding gown habang naghihintay sa altar ang kanyang natatarantang groom. Bukod dito, buntis din ang bride pero tila miscommunication ang naganap dahil ang pahayag ng parish na late daw kasi nang dating ang bride at ang groom. Narito ang kwento. Inilahad ng bride na si Janine Segario ang masalimuot na wedding nila ni Juve Deo Segario sa isang Facebook post itong linggo, June 9. Anya, isang araw bago ang kanilang kasal, inabisuhan sila ng isa nilang ninang na nagsiserve sa simbahan na may pagbabago sa oras ng kanilang kasal. Ang orihinal na oras ay alas 8 ng umaga at nalipat daw ito ng alas 9:30 ng umaga kaya hindi nila kailangang magmadali. Dumating pa raw sila ng alas 9 ng umaga at inakalang mayroon pa silang 30-minute allowance. Pero sa labas pa lamang ng simbahan, sinalubong na raw sila ng church staff na galit dahil late na sila ng isang oras. Hindi man lang daw sila binigyan ng pagkakataon na magpariwanag sa nangyari. Sa kaso naman ng bride, muntik na raw siyang madulas. Buntis pa man din siya at nalalapit na ang kanyang panganganak kaya nag-alala ito. Sobrang nalungkot daw siya dahil sinimula na ang misa kit hindi pa siya dumating sa altar. Kaya lalo pa raw sumama ang loob nila dahil pinagalitan pa sila ng pari nung nasa altar na sila. Nag-post siya para ilabas ang kanyang sama ng loob. Hindi na raw napigilan ng kanyang groom ang maiyak dahil sa sama ng loob sa araw ng kanilang kasal. Then mabilis nag-viral ang issue. Umani na suporta mula sa netizens ang bagong kasal. Nagkaisa ang mga wedding suppliers and organizers sa Negros Oriental para mag-organisa ng pangalawang kasal kina Janine at Jove Deo. Tinawag nila itong Wedding Take 2. Sa post ng isang sponsor, si John Lester Barot, binanggit nitong may sumagot na sa sasakyang gagamitin, gown, makeup, sound and lights, violinist at pati na ang wedding rings. Wala nang poproblemahin pa ang mag-asawa dahil lahat ay sagot na ng mga sponsors. Nakatakda itong mangyari ang kanilang pangalawang kasal sa darating na June 17, 2024. Kaugnay ng issue, naglabas naman ng official statement si Monsignor Albert Erasmo G. Buhol, ang parish priest ng St. Andrew Parish, Amlan. Ipinost ito sa Facebook page ng Diocese of Dumaguete Commission on Liturgy nitong June 10. Inilahad dito ang kanyang panig sa issue. Iginiit niyang nakaschedule ang kasal alas 8 ng Sabado. May nakaschedule raw na funeral mass ng alas 9:30 ng parehong araw. Pero kahit late raw ang couple, nagmisa pa rin ang assisting priest. Humingi naman ng paumanhin ang pari sa nangyari. May pag-amin siyang may mga pahayag na ginamit dahil nadala daw siya sa emosyon. Humingi rin ito ng paumanhin sa pamilya ng namatayan na naghintay para sa funeral mass. Kaugnay nito, may reaksyon na ang ninang na nag-inform sa couple sa oras ng kanilang kasal. Narito ang kanyang panig. Ako ni Ato Diyo ko mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na ngayon ko pasaylo dayon kay muna akong giingon ako. Nakasala magyud ko kay ako man tong gibuhat kay usab po sa akong kauban sa simbahan. Kung po ni sulti na ako nya opo kay balo nga kato di ang sulti mayon siya nga kaaka. Ako matinud-anon bi ako isip ga serbisyo sa simbahan. Munang ako sa akong pagkahuman sa kasal ni ato dayon ko Monsignor Buhol na ngayon jud ko niya pasaylo nga mons pasaylo adyo ko aning panahuna nga mao jud ni nahitabo sa adlaw karon sa kasal. Wala jud ko magdahom ani mons nga mao ni mahitabo. Sugikan ko ni Monsignor Buhol. Ato dahil ko sa kasal, akong giinan ang mga tao dito nga bisita,
Kay muna giingon, ako mga ikog pasailon yung tanan ining buntaga. Kay muna giingon, nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani. Kay tungod po sa akong kauban. Para ba sa inyo, sino ba ang may mali dito? Marami ang nagsabi na may pagkakamali daw dito ang ninang na nag-inform sa couple. May nagsabi naman na may mali ang simbahan. Well, para ba sa inyo, sino bang dapat sisihin sa issue? Para sa inyong reaction, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbizcaster. Maraming salamat po.